ninyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Ilikha niya ang langit at lupa, ilikha niya ang araw at buwan, ilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Na siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Siya ay awitan at kapurihan na magkakailanman. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay mangunat sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang. Walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya ng kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ang kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito,
kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit, laging pupurihin, aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang lika mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukal mong kailangan? Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu, ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkatwa sa akin sa harapan ng tao, ay ikakatwa ko rin naman sa harapan ng anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumalait sa Espiritu Santo ay hindi mapatawad. Kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng tagapamahala ng mga makapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang iyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po, ngayong Sabadong ito, atin pong pagnilayan, ano ba ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa ating buhay? Kilala niyo ba ang Espiritu Santo? Siya po ang ikatlong persona ng Santissima Trinidad. Alam niyo po, lagi po tayong tumatawag sa Ama. Kilala natin ang Diyos Ama. Lagi tayong tumatawag kay Jesus, ang manunubos, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pero meron pong persona ng Santissima Trinidad na palagi nating nakakalimutan
pero palagi nating ginagamit na hindi natin nalalaman. At ito ay ang Espiritu Santo. Ang gampani ng Espiritu Santo sa ating buhay ay pabanalin tayo. Gampani ng Espiritu Santo, ihatid tayo sa Ama at sa Anak. Pero mga kapatid, napakaganda pong inilahad ni San Lucas sa atin ano ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Di ba mga kapatid, napansin po ninyo, lalo po sa mga naglilingkod sa simbahan o sa ating trabaho o sa bawat desisyon po natin, di ba kapag ka hindi mo pinagdasal ang mabuti o hindi ka humingi sa tulong ng Espiritu Santo, kahit gano'ng kakatalino, magkakamali ka. Kahit gano'ng kakagaling magbasa, mauutal ka. Kahit gano'ng kakagaling magdesisyon, palaging merong konsumisyon at gusot. Kasi mga kapatid, ito po yung panawagan sa atin. Sa bawat desisyon natin sa ating buhay, sa bawat paglilingkod at ginagawa po natin, huwag na huwag nating kakalimutang tawagin ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay ang magpupuno ng kakulangan natin bilang tao. Bagamat sabihin nating hindi perpekto ang ating pagkatao, pero ito'y pinagiging dapat at nagiging ganap sa tulong ng Espiritu Santo. Ano man po ang antas na atin sa ating buhay, banal man tayo, makasalanan, o kahit ano paman, nagiging dapat tayo, nagiging matuwid tayo, ito'y dahil sa tulong ng Espiritong Banal. Mga kapatid, pinakita din po sa mabuting balita, pag daw po tayo nagkasala sa Ama, tayo'y mapapatawad. Kapag tayo nagkasala sa ating Panginoong Jesucristo, tayo'y mapapatawad. Pero ang tanong sa atin, bakit kapag nagkasala tayo sa Espiritu Santo, ay hindi tayo mapapatawad? Ganito po yan. Ito po yung unforgivable sin, yung sin against the Holy Spirit. Kasi mga kapatid, ang Ama at ang Anak, bukal ng awa. Sino'y naghahatid ng awa sa atin? Espiritu Santo. Kung yung tagapaghatid ang mismong pinutol mo, yung mismong naghahatid sa iyo ang binugaw mo, hinding-hindi mo na makukuha yung awa. Kasi mga kapatid, ang Espiritu Santo ang nagdudugtong sa tao at sa Diyos. Paano po tayo tumatalikod sa Espiritu Santo? Yung bang mga katotohanang meron sa atin, yung bang mga ganap na binibigay na grasya ng Diyos, hindi pa natin pinaniniwalaan, pinagdududahan pa natin. Kapag ganun, mga kapatid, tinatalikuran natin ang tulong ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, huwag na huwag kang magdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, kaya niyang baguhin ang lahat kahit ang pinaka-imposible. Because God is always in control. And that control, that power, comes from the Holy Spirit. Sa bawat dasal natin, sa bawat desisyon natin, sa bawat pagising natin, huwag na huwag nating kakalimutan ang tulong at gabay ng Espiritu Santo. Siya ang ating patnubay, siya ang ating daan patungo kay Kristong ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Ekaristiya, huwag nating kalimutan na lumapit sa Espiritu Santo upang tayo maging ganap, maging buo sa kaharian ng Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon, ang ating seguridad, ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Sa bawat panalangin nating tutugon, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel,
Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano mang kabigat ang ating mga pasaning suliranin. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at pagtiwala ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, ikaw ang aming tanggulan. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsiupo muna ang lahat. Doon pinapay at alak na mula sa'yo umihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso, pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at nantanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tugon. Sa laing ng mga aba, kapit sa mga ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag kalayaan sa mga biyak. Bigyang paningin ang mga bulak, dalhin ang nasa dinim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y inirang niya upang mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inaabig at mga sinisig hanguin sa mga inahin, ipapayag ang pagsapit ngayon ng tanging pakitigtas ng Panginoon.
sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tungkol sa laging ng mga aba at ihatid sa mga dukha magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation sa darating na October 22, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelopes sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na payapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong gagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinakinabang sa katawan dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, nag-alay ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako na noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ibinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, tas mo kami
sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwanati ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwanati ang amin.